Mga katrops, welcome back sa akin channel, Sports Real PH. At may pag-uusapan natin ng balitang, ibabao na nga po ng Miami Heat sa 3-1 ang New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang malaking nga po ang problema ng Golden State Warriors kay Jordan Poole at ang balitang pabor nga po sa Los Angeles Lakers ang kanilang Game 4. Sa pagbabalik pala nga po mga katrops, noong nakarang araw ni Jimmy Butler sa lineup ng Miami Heat sa kanilang nagdaang Game 3, ay naging madali nga po para sa kanilang team na talunin agad ang New York Knicks at makuha ang 2-1 na kalamangan sa kanilang serye. At sa pagpunta nga po nila sa kanilang Game 4 na gaganapin ulit sa kanilang home court, ay magkakaroon pa nga po sila ng napakalaking oportunidad para kunin ang commanding 3-1 lead. Gaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, kitang-kita naman nga po sa kanilang huling laro kung gaano nga po dinudumina ng Miami Heat ang Knicks kapag nasa kanilang lineup si Jimmy Butler. Plus hindi rin naman nga po nakakasabay ang Knicks pagdating sa defense at physicality sa kanilang laro. Maging si Julius Randle nga po ay sobrang nag-i-struggle na makapagtala ng puntos, kaya mukhang malaki na nga po ang chance ng Miami Heat na makuha ng kanilang 3-1 na kalamangan sa kanilang serie. Pero as of now nga po mga katrops, ay nakalista pa rin naman nga po sa kanilang Game 4 bilang questionable ang kanilang mga players na si Jimmy Butler at Caleb Martin, habang probable naman sina Udonis Haslem at Haywood Highsmith. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang problemado ang Golden State Warriors kay Jordan Poole at ang balitang pabor nga po sa Los Angeles Lakers ang kanilang Game 4. Bukod nga po sa pagkakaroon ng napakaraming free throws ng Los Angeles Lakers sa kanilang malaro at sa napakahigpit na ng depensa, ay pinuproblema rin naman nga po ngayon ng kanilang team at ng kanilang mga fans ang kanilang player si Jordan Poole na patuloy pa rin ang pag-struggle ngayon sa playoffs. Noong nakaraang Game 3 nga po nila ay nagtala lamang nga po ito ng 5 points sa kanyang 2 out of 10 sa field goal, 0 out of 4 sa 3-point line, 50% sa free throws at meron 3 turnover. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay nag-average rin naman nga po ito ng 11.6 points sa kanyang 35.5% sa field goal at 28.8% lamang sa 3-point line. Ibig sabihin, wala nga po siyang masyadong naiambag sa ating defending champions. Maliban na rin naman nga po kay Jordan Poole, ay gaganapin ulit nga po ang kanilang Game 4 sa Crypto.com Arena kung saan sobrang nga po ditong nahihirapan na manalo ang Golden State Warriors. Kaya di nga po nakapagtataka bakit pabor pa ang Game 4 sa koponan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.